Welcome to the new episode of this segment, Empower Your Life, where the aim is all about bringing positivity, motivation, aspiration, and encouragement towards your goals or dreams that you have wanted to pursue for a very long time. Now, the next guest that I'm going to interview, he created this community page in Facebook based in Singapore from zero to now about 36,000 members, where the idea is all about sharing food. Not only that, when I come to know his story, I was so inspired by how persistent, brave, and optimistic he is. In this interview, he's going to share as well how everything started, the challenges that he has gone through with his community page, and so much more. So this is why I call this episode The Undefeated Father of Palutus SG. So without further ado, let's all welcome the father or founder of Palutus SG himself, Darwin. Hi, Darwin! Thank you so much for that introduction. So, actually, nagulat ako about dun sa mean, undefeated. So, very overwhelming yung word undefeated. So, yun, thank you. Good evening dito sa Singapore. Good evening sa mga viewers ni Miss Candy. Thank you for having me here. Thank you. And so, kamusta ka? Kamusta ka overall? Overall, actually, I just want to apologize also kasi matagal na itong nakaschedule, but I'm busy. So, this time, I make sure na nakapag-provide ako ng time for you. For me naman, okay. In terms of my personal life, busy. In terms of my work, busy. And of course, those side hustles are also busy. So, pinagkakasya yung 24 hours a day. So, I make sure na I have enough hours for the important things of my life. Pero sabi ko nga, to be fair, you look well, you know. kumbaga, nababalance yes, mo yung physical look versus the busyness. Ano mang meron ka? Yes, actually, yes. I don't know. Actually, yes. Pero ngayon kasi is the stress level is not that very affecting na din. So, meron mga stress level kasi na affecting your appearance. Meron mga stress level na kaya mo na i-handle. So, I think currently, compared sa previous months, I think stress now is manageable. That's good. Yun ang maganda. Yun ang magandang mapakinggan. At right. Speaking of stress, di ba? So, yes. Madami kang pinagdaanan at marami sa audience natin. I'm very looking forward to hear kung ano ang storya behind sa Paluto sa SG. So, pakasok! Ayan. So, Darwin Salonga, I came here sa Singapore way back 2010. So, nag-try lang ako ng luck, naghanap ng work. Then, eventually, after 4 months, nakahanap ng work. Then, that's my career started in Singapore. Mm-hmm. Then, as we go along, nag-work ako as a IT. Then, eventually, nag-aral ako dito sa Singapore ng business management, 2015. Then, I graduated 2017. Mm-hmm. After I graduated, that's the start na yung real entrepreneurial spirit ko. Spirit. Although, when I came here sa Singapore, medyo na meron ng mga ini-start. Pero of course, parang pagito ka nun, parang nasa infant stage ka. So yung activities mo is very minimal. Parang lakad mo, lakad bata lang. So, yun. Then when I studied, then after the graduation, that's the start yung full-fledged side hustle ko. I would say side hustle in terms of entrepreneurship. Then, 2019, I created a community group here in Singapore. Yes. I call it Paluto sa SG. That time, COVID is not in the existing yet. Yes. It's not existing yet. So, but my main idea of this Paluto sa SG, kasi dumating yung time na nagka-crave ako. Pag nag-crave ako, sometimes tinatawagan ko yung kaibigan ko na specialties yun. So, why not? Minsan kasi, as tayo mga Pilipino, pag nag-request,
oy, pagluto mo ako ng ganito, sabihin nung kaibigan. O sige, pagluto na. Even though binibigyan mo siya ng pambili ng ingredients, pero they will decline. Yan ang Pilipino. I would say yan ang Pilipino. Why not to make it more sustainable? Why not we put commercial something on it? Mm-hmm. Like, I will chip in for the ingredients. Something like that. Uh-oh. So, and another thing is, of course, convenience. Papasok again. Craving convenience. Now it's convenience. Why not i-connect ko yung mga nasa neighborhood? Mm-hmm. Yes, that's the start of Paluto. Yun yung pinaka-kickstart ni Paluto. Hanggang sa nag-start kami, November, nag-start ako, pero pinabibigay ko lang sa friend ko yung food. Hanggang sa meron ako nakilalang mga nagtitinda rito na kung saan sila nagpo-post, ay sabi ko, ito kayo mag-post. That's the time na nag-start na yung paluto, nag-cake. Siguro by December, okay na. Kaya pinadala ko lang ng food yung mga kaibigan ko. That's nice. Then nag-start, dumami yung community, naging 400, I think 400. From November until March, nung nag-birthday ako, March kasi birthday ko, March 28, nag-circuit breaker sa Singapore. Doon naging hyper-growth si Paluto. Oo, kasi online, di ba? Online, lahat ng tao nasa bahay, everybody's craving, every Filipinos are craving food. Then some of the Filipino restaurants here is nagsara. Then some Filipinos here na wala ng trabaho, especially mga PRs and Filipino citizens here. Mm-hmm. So I think it's the best time for them. I approach them. Why not? Since eligible kayo magbenta rito sa Singapore. Kasi kahit pa paano, merong rules sa Singapore na sa mga pass holders, hindi ka po pwede. Pero yung mga, kasi typically, if you are a PR and citizen here, andito yung family mo. Correct. So, there is possibility na malaki yung expenses. Mm. And if you lose job, that's the problem. Correct. So, this is the time na na-introduce kasi Paluto for that community. And the Filipino community supported them. And that's the start, start of booming the Paluto sa SG. We didn't expect na maganito yung mangyayari. And then, we turned it as a community. And so far, as of today, I think, correct. It's almost 36,000. Nakilala ko lang ang Paluto sa SG through my friends. So it's like, you know, spreading the word across your friends. And then doon ko rin nakita yung friend ko na PR din. Nag-start siya magbenta. Sabi ko, I love to support kasi people who started from everything, you know, just to make up a living. Tapos yon from there, sabi ko, sige, tulungan kita, ganyan-ganyan. So, nag-post ako ng video about the food that she's offering. It's the Japanese rice. Anong tawag doon? I think sa dami. I think sa dami nagpo-post, hindi ko na rin ma. And then from there on, parang nagiging part na siya ng online food delivery. Community, yes, correct. So, I really love it. This is a very great purpose or the reason behind why this community created from the beginning. Tapos, nagkakaroon na lang ng additional na purposes. And the additional purposes, which yung initiatives na ginawa mo in through this Paluto sa SG, like yung blood donation, funds for Typhoon, Ulysses victims, charity drive, etc. So, paano mo naisip yung mga ganong initiatives at saka ano not impact, pero ano yung naging resulta nung nag-post ka ng ganong initiatives? Actually, reluctant ako na mag-launch ng mga ganong activities. Oo. But when I speak to someone, I would give credit sa boss ko. Open kasi sa kanya yung Paluto sa SG. You just need to be true to yourself and to be true to the community. That's it. They will follow you. Then that's the time na inilaunch ko lahat ng mga activities. Ano. And very overwhelming na sumuport ang community sa akin. Then when we started, of course, nag-start kami. Initially, is dun sa Typhoon Ulysses. We just asked for $2 or $5 each
to send money because ayoko na mag-send ng goods from Singapore, but I would prefer money. At least money, we can send money and we can they can buy from them. Uh-huh. So we can give yung tulong immediately. Correct. So doon nag-start talaga kasi on that time I think we almost get almost 400k. Wow. Indonesian. So this is the time na that's the impact na nagawa namin sa community. And I will give credit sa mga kasama ko sa Palutos SG. So may mga admins tayo dyan. So it's not only me. Yes. But it's with them, yeah. It's a teamwork of Palutos SG admins. So nagsunod na, meron kami mga charity na tinutulong, mga missionaries, yung mga by ampunan, tapos yung aww, elderly na inabandon na. So, sinuportahan namin sila. Dami, pinadala namin during the pandemic. Ang naging tulong naman namin sa kanila is, of course, during pandemic, lahat apektado. Then, typically, ang mga orphanage, tapos yung mga for the ages na yan, is mostly private ang tumutulong din. And during pandemic, everybody alang nakaliwas sa pandemic. Then, sino yung tutulong sa kanila? That's another motivation for us na this is the best institution na tulungan natin this time. Yes. So, yun yung isa. Then, another thing is blood donation. So, nung nag-log-log yung Singapore, so I think we need to launch a blood donation. And then, December, kasi way back 2016, meron, me and my wife, tumutulong kami sa mga cancer patient every December. So meron nagla-launch ng Christmas party for them. That's yearly. So this last year, we ourselves Palutos SG hosted yung pinaka event na yon na hindi naman kasi pwedeng magsama-sama yung mga cancer patient is mahinang resistance niyan so pag tinamaan ng COVID. Correct. Yeah. So we just launched the responsibility in case. So, ang ginawa naman namin, nagbenta kami ng t-shirt. So, yung proceeds, yung kikitain, pinabili namin ng needs nila. So, on that December itself, nakapagbigay kami sa 30 cancer, mga children na cancer patients. So, anong t-shirt na binenta nyo? Ito, Palutos SG. Nice. So, I'm not sure kung ilan yung bumili. Nasa 210 yata ang bumili. That's good. So, yun, support. Other support from the community. Then, from there, start nagsimula na. Let's talk about with Palutos SG in terms of the start yung kung sino yung pwedeng mag-join ganyan kasi we talked about the controversies but I'm not gonna break down kung ano yung naging issues kasi okay. And that we both know what are those. So gusto kong i-share mo sa audience natin kung paano mo siya na-overcome yung challenges na yon? Oh, of course, when the time, I think that was month of July last year. There's not contra, I would not say controversy, it's just a news na nag-circulate or a chain message na nag-circulate sa Singapore. So of course, tinanggap ko siya na umikot sa buong community ng Singapore. And that time was the Palutos SG members was 30,000. Then in just a span of 24 hours, it goes down to 10,000. Wow. So imagine, I know, it goes down to 20,000. So it means 10,000 has been. Yes. Yes. They leave the group so because of that chain message. What I did is, of course, maraming tumatawag sa akin. And that time, medyo reluctant ako na i-entertain kasi I don't know, hindi ko pa alam kung ano yung nangyari. Kasi at that time, 24 hours. So, kung may nangyari is, of course, I'm waiting for 3 days siguro maximum. Then that time, I say na, totoo kaya? Kung totoo man ako, kasi kung totoo man yun, is ako yung una makakaalam. Then hanggang pinalipas ko na lang for me. For me kasi, I got nothing to lose. Mm-hmm. Even if I close Palutos, ala ko na pa pala dito. It's just more on, I'm just providing, I'm just helping, yes. I'm just connecting Filipinos. Oh, for me,
I would say na to i-close nun, I'm okay. I got nothing to lose. Maybe my efforts, my time na wasted for that specific. But in my mind, okay, life must go on. If it's true, then close. If it's not, then move on. But I chose to close, I mean, to close the Paluto sa SG for 2 months. You did? It's not really close, but I don't accept yung mga postings. Okay. Really, pero open pa rin yung page. Oh, open pa rin, nag-down. So that is the talk of the town ng time na yun. So when the time nag-re-strategize ako, I talked to different people. I talked to yung mga tao dito sa Singapore. So advice ako. Then that's the time na kung ano yung mga naging issue nun, this is the time it will be implemented. So at the end of the day kasi, nasa sa tao yun. There's no way na ma-filter. Talaga on our side yung mga isyong ganun. Ayun, so sabi ko, makalatag dyan mga rules ng Singapore, inilalagay ko sa inyo. So it's up to you to read kung ano yung mga rules and regulations. So the risk is on your side. Nandiyan na. So at that time, naging okay na. Until now, okay na yung paluto sa SG. So ano yung natutunan mo doon? Kasi hindi ka nag-give up, 'di ba? So nag-source out ka ng more valuable and more factual information. So ano yung parang na feel mo na overall na hindi mo siya kinlose? First thing is at the end of the day, dadating ka sa time na kailangan magpahinga. Kailangan magpahinga na mag-strategize ka kasi at the end of the day, kailangan mo ng time para sa sarili mo bago ka mag-decide kung ano talaga yung next step mo. So, nagpahinga, off yung Facebook, naka-off yung Facebook, ang dami nagme-message, yung mga seller, may message sa what happened, blah, blah, blah. Because sila yung talaga na-apektuhan. And that is the kasagsagan ng pandemic nun. Doon yung time na tanggalan ng trabaho. Correct. And ang income magbagsakan. So, sabi ko, wala rin akong magagawa. So, nag-strategy ako. Then, another person na nilapitan ko is yung boss ko dito sa Singapore. Sabi ko, may something na naging issue sa Paluto, sa community na ginagawa. Sabi niya, first thing na sinabi niya, do you know Kwakungway? Sabi niya. Yes, I know them. Sabi niya. You want to become like them? Sabi niya. I just say yes. Sabi niya. Then deal with it. yan lang yung word niya na hindi siya nag-advise. Sabi niya, do it. Dadating sa buhay mo yung babagsak. At the end of the day, ang kailangan mo is paano ka tumayo at gano'ng ka kabilis tumayo. At pagtayo mo, ano yung daladala mong lesson. Correct. That's nice. Yeah. By that time, first thing is strategizing. Then another thing is make it clear. Lahat ng kung ano may natutunan mo sa mga issues na yun, make it clear sa community na this is the rule of Singapore. Then, implement. Then, till now, okay na. Well, that's good. That's good to hear. And now it's okay. So, we're leveling up, di ba? So, that's what you have sa wallpaper. level up. Yes, nasa so, level up. Level up. So, ano yung mga, alam kong marami ka ng activities na ginagawa at gagawin pa sa Paluto sa SG. And I'm super excited kasi marami ka talaga natutulungan. So ano yung mga exciting things, events, maybe not, or maybe online ngayon kasi dahil sa pandemic, na pwedeng or para sa mga audience at para sa mga Filipino community sa Singapore or maybe in Philippines na meron kang plano na magiging excited sila marinig. Okay, currently kung mapapansin on the previous months nung nag-start ang 2021, very madalang yun ako makikita sa Paluto sa SG. Even doon sa may mga activities, medyo madalang ako lumabas. I'm preparing something for my fellow Filipinos. I'm preparing something for them na we can do something in future in Philippines and in Singapore. So that's why we call it Level Up. And another thing, yung mga activities namin dito sa Singapore, other admins yung nag-administer ngayon. Ngayon, ako yung more on sa may... Very exciting kasi yung plan ko sa Paluto sa SG. Nag-start siya sa mga home base, di ba?
Then, I think for me, this is the start na. Enable yung entrepreneurial mindset at right. Entrepreneurial spirit. Yung spirit kasi nandiyan yung soul ng mga fellow sellers natin sa Singapore. Mm-hmm. And in order for that, of course, kailangan magturo. And additionally, is kailangan mo sila i-link sa proper people. Correct. So, ang exciting is, ang exciting na titignan ko is, we will enable yung lahat ng paluto sellers sa Singapore is na maging full-time entrepreneur. Nice! So, yun yung very big challenge na nilulok forward ko for the community. And, of course, after nila gawa na successful dito, they will duplicate sa Philippines. Nice. So, it's a domino effect na kung matutulungan natin sila, then they can provide livelihood sa Philippines. Then, I think by the time matutulungan natin ang Philippines na makarecover sa pandemic na ito. By next few months, may mga kailangan abangan dito sa Singapore na talagang part siya ng paluto na talagang ibang level si paluto pag nag-aw. It's so great to hear kasi I love the plan that you're aiming to in a few months kasi I personally don't have, or siguro majority to be fair, na hindi tayo talaga merong entrepreneurial mindset sa Philippines. Like kung ano lang meron ngayon, sige, benta natin. Yes. Wala tayong proper strategies for the next coming months. Right. So I'm very happy na andyan kayo, team mo and Paluto CSG na to provide this kind of information for our co-Filipino na gusto rin naman matupad ang mga pangarap whether sa Singapore or back to Philippines. I like that. So speaking of entrepreneur, siguro yung mga ibang tao na followers lang or members lang ng Paluto CSG, they don't know that you're actually, in fact, an entrepreneur. So, you face a lot of struggles or challenges, diba, yung pinag-usapan natin earlier, but you still keep going. What advice or tips na pwede mong i-share sa mga kababayan natin who would like to start a business? Maybe they can wait for your programs or entrepreneurial from Paluto CSG. But right now, ano yung mga tips, if you have like 1-3, ano yung dapat nilang i-consider before starting a business? Okay, first, I think you must admit na magpa-fail ka. Yeah. That's just a failure. Ako, nung nag-start ako, I think, nag-kickstart ako 2013 until 2000, I would say until 2021, early 21, all failed. I feel that the biggest exposure na failure namin is dahil sa pandemic. Mm-hmm. And the time na nasa pandemic tayo, down ng business, lahat ng investment namin is down. So, doon ko in-start kasi si Paluto. Then, another thing na in-start ko, nag-start tuloy ako na isang business. Despite naka-down, last year, mayantulog ko yung sarili ko sa nakadapa, kumakain ng lupa, alikabok. So, ganun totally bumagsak kami in terms of financial status. But for me, lagi sinasabi nga ng boss ko, never give up. Mm-hmm. Hanggat nagtatry ka, may pag-asa eh. Kasi the time na kung tinagalan ko yung pagkakadown ko last year, wala akong strength na umangat. Mm-hmm. So, ang naging way ko lang is, I must admit that I'm defeated. Kapag di mo kasi in-admit na defeated ka, there's no way for you na makaangat pa ulit kasi magba-back to zero ka eh. Kailangan mag-back to zero. There's no way na hindi ka magba-back to zero. And in fact, negative. So, tinanggap ko sa sarili ko, then push back. Lahat ng natutunan ko for 8-9 years, lahat ng naging
failure ko, bitbit ko nung naka-down ka na eh. Wala nang ibang way sa'yo. Angat ka na lang. It's either unti-unti or mag-hypergrowth kang ganun. So, back to baby steps. So yung naging motivation. But ang bitbit ko, I would say, dalawang timbang experience for the past 10 years. Correct. Yan. Yan yung bitbit ko, pangat. Go. Balik ako sa track. Even though, sugatan, lakad ulit. The next track. So yun, one is failure. Humaba na tayo. Sabi nga ni, tawag dito, sabi naman ni Kobe Bryant, interrupt lang ako. There's no such thing as failure. It's just full of your experience and keep going forward. Correct, sabi correct. So walang failure, experience lang. But though, of course, meron kang nawalan kasi nawalan ka ng financial, I mean, pera, but still, correct. Learn. So yun, failure, okay. What else? Then, of course, persistence. Even though maka-experience ka ng madaming challenges, then actually, yung challenges na yun yung magpapatiway sa'yo to move forward. Correct. So, I would say na lahat ng challenges na naranasan ko for the past years, I think na-equip ako to face yung mga bigger challenges. I think maliliit na challenges last time na na-experience ko. Yun, yung mga maliliit na yun is malaking tulong sa mga i-face mo mga challenges in future. So, in terms of wisdom, in terms of decision making, well-equipped pa kasi may experience ka. So, kung wala kang experience, I think entrepreneurship is about the survival of being entrepreneur. It's about taking providing risk. Solution. Taking risk is one. But in order for you to survive, is provide solutions. Correct. The moment na mag-stop ka na mag-provide ng solution, and that's it. You need to keep on providing solution for every problem. Ayan. So, persistency, keep on moving. Wala naman for me, ang sa akin, lagi ko sinasabi, galing ako sa zero. I don't mind going back to zero, but at the end of the day, kung saan ka nang galing, kung saan ka bumagsak, kung saan ka babalik. Mm-hmm. Kung you lost millions, then of course, pag nakaba ang nilulok part mo, millions pa rin. True. So, dun ka babalik, hindi ka sa hundreds. So, you need to take you need to take the chance na matuto ka dun sa mga experience. And the third is, of course, yung believe. Ito, lagi ito sinasabi ni Jason, no, na hindi siya naniniwala sa positive thinking. Okay. Ang lagi niyang sinasabi is positive believe. So, the moment na naniniwala ka, you believe na mangyayari, you believe na kaya mo, you believe na you can deliver, then, yun yung magpo-push forward sa'yo na mag-execute. Take action. Correct. It cannot be like you are positive thinking lang na wala ka namang ginagawa. Correct. So, kailangan maniwala. Kasi yung paniniwala mo, yun yung mag-uusad sa'yo na tuloy mo. Correct. There's no harm in trying. There's no harm in executing. In fact, very richful yung execute mo. Kasi it's either you succeed or you learn. Yun lang yun. Okay. Yun lang naman yun. Yung dalawang yun. Dalawa lang yun. So of course, kailangan mo din tatayin yung age mo. Hindi age mo. Pero age mo kung saan ka lulugar na kung paano ka gagalaw. So, optimistic. Laging optimistic. But of course, tingnan mo yung capability mo. Mm-hmm. It's all about your capability. At the end of the day, ikaw lang nakakaalam ng capability mo. Kung hanggang sa kaya mo, kung hanggang sa kaya na may offer mo sa table. Ayun. So yung tatlo na yun, medyo yun yung lagi nakatatak sa akin. And last, of course, huwag kalimutan magdasal. Sure. Yeah. I think, That's the best con mo yan, na outlet mo yan. Si Lord ang best outlet mo. Correct. Parang kinreate tayo with that kind of not missing piece, pero every time nag-struggle tayo, God made sure na
Mer, na babalik ka sa akin when you needed me so much. At doon kita tutulungan ulit. Kaya huwag tayo makalimot, and I support you with that. Doon din kasi yung time na most of the people will tatalikuran ka. And that's the time na bagsak ka. Typically, yun ang scenario. Few people, tatakbuhan mo, pero si Lord, araw-araw mo yung matatakbuhan. Kasi yung problema mo, yung, well, so nasabi mo, recharge ko ulit. Move forward. Yun, thankful ako kasi in-equip niya ako in terms of challenges. So, kung ano mga challenges na dadating in future, I think they been repaired na ako ni Lord for that one. And forward, I can see good light in future. It's a good light in future na tatahakin ko. Na, tama si Steve Jobs. You can only connect the dots. You cannot connect the dots in future. You can only connect the dots for your past. Ngayon mo mapagtutugmatugmat. Parirealize. Oo. Yung mga nangyari sa buhay mo, bakit ka napunta sa ganong sitwasyon. Correct. That's the time na marirealize mo. Thankful. Even though sa mga challenges, thankful. Until now, struggling. Pero malaki na naging improvement compared to last year. Then malaki na rin yung naibalik na kumpiyansa mo sa sarili mo compared last year. And you met a lot of right people na tutulong sa'yo to deliver what you need to deliver here. Nice. So, yeah. So, I think na-mention mo na din ang maraming sources of how you keep yourself optimistic. Diba? But if there are any other things na, so for your usual habits or routine to keep yourself optimistic, ano yung strategy or habit or routine mo para maging positive believer ka? Since you mentioned positive believer na. Ako kasi, I like to talk sa mga taong optimistic. So, first yan, you need to know your circle. Yes. Yes. And another thing is you need to know your goal. Hindi gusto mong marating. Kasi kung hindi klaro yung gusto mong marating, talagang yung optimism mo, hindi ka tataas. Please, very specific ka, hindi gusto mong marating. By hook or by crook, dumaan man ako sa kanan, dumaan man ako sa kaliwa. Ito gusto kong marating. Mm-hmm. So, optimistic. And of course, yung ano yung nagiging effect mo sa ibang tao. Mm-hmm. Ano yung nagiging marami ka bang natutulungan? In terms of natutulungan, it's not monetary. At ano yung ilan yung buhay na natatouch mo through your time. Na ilagay mo yung time mo dyan, but maraming na-impact na tao. So, yun yung part na talagang magiging optimistic ka na ituloy-tuloy mo yung ginagawa mo. And, of course, family. Lagi yung ako kasi, more on, ang focus ko is yung, of course, family ko. My wife, my family. Yan dyan yung lahat ng dream ko. Kaya di ako sumusuko. Kasi the moment na sumuko, I failed them. Correct. So when pag na-fail ko sila, that's the time na ano pa yung existence mo? Yun yung tinitingnan, ano pa yung existence mo? Bigger purpose na yung meron ka sa life. So, hindi na for me. Actually, it's not for me anymore. Okay, very very inspiring, alam mo yon. And I'm very grateful that I have the chance na even though I don't know you personally, but I'm very grateful that I have the chance to get to know you virtually and through this interview as well. I think it's worth to share your story to everybody. Kasi I want to share to people ano yung storya mo and storya mo sa Palutos SG. So, thank you so much. Sa mga Filipino across the globe, are they actually welcome to join in case? Across the globe, it's only open in Singapore. I would prefer to have a member in Singapore. At least they are not, hindi sila ma-out of place sa group.
Although makakita sila food, makakarinig. Yeah, true. So sa mga taong hindi pa nagjo-join sa Singapore base na co-Filipino community natin. Yeah, first thing is join kayo sa Padoto sa SG. And that way is a friendly community. And another thing is let's support each other. Then whatever you needed, nandun naman sa... Then you just try to be one Filipino community na nagbubuklod-buklod. Yun lang naman. At the end of the day, tayo-tayo rin naman tutulungan. The end is Singapore. And I think through our community, mas marami tayong matutulungan. And I hope this community na magtuloy-tuloy. And maraming mag-i-supporta ng community na to. So we can help more people. And sa mga big plans ng Paluto, I will need your support in the future na matupad yung mga plans ng Paluto sa SD. Yes. Yes, there you go. Of course, we support one another. We are very optimistic people. Yes. and the purpose is not all based on monetary. It's all about... Yeah, it's no longer, yeah. It's no longer. Actually, it's monetary. Wala talaga. Kinikita din sa mga. It's not so, sustainable. If you start... Actually, it's not sustainable. It's not sustainable if we monetize yung Paluto sa SG, but we are more keen to do on the next level. It's more on collaborations. Collaboration, yeah. In a sense, na multiplication kasi yung magiging effect nun sa community. Yes. Sabi mo nga, domino. We don't know. Actually, we don't know. So, kung mas maraming collaboration, mas maganda, mas magiging rich yung tao. Like you, thankful ako kasi interview mo ako. At least from that, it will start yung spark ng Paluto sa SG to look forward for a bigger future. Yes. Yeah. I'm really looking forward for that. Maraming salamat sa oras at sa pagkakataon. I'm very, very honored kung ano man yung mararating mo at ng Paluto sa SG. Thank you sa oras. Okay. Thank you, Candy. Candy, right? Candy! Oh, Cindy. Sorry. Cindy. Okay. Okay. Ayan. Thank you. Okay. Thank you so much for watching. I hope you enjoy that interview and I hope you find it inspiring and motivating. Remember, stay optimistic and keep taking action slowly but surely for your big dreams. Thank you once again and I'll see you on the next episode here at Empower Your Life.